Patay ang 30 nating kababayan sa nasunog na gusali sa Kuwait. Kwento sa News 5 ng asawa sa isa sa mga nasawi na kausap pa niya ang kanyang mister bago ito tuluyang maipit sa nasunog na residential building. Yan ang pampagising na balita ni Marian Enriquez. Nagnangalit na apoy ang sumiklab sa gusaling ito sa Mangak City sa Kuwait. Sa laki ng sunog, umabot hanggang sa pinakataas na palapag ang inilalabas nitong makapal na usok. Agad nagdatingan ang mga truck ng bombero. Sa isa pang kuhang ito, makikita ng malapitan kung paano nilamon ng malakas na apoy ang iba pang bahagi ng gusali. Nang tuluyang maapula ang sunog, bakas ang matinding pinsala, pawang mga migrant worker ang nakatira sa gusaling ito. Ayon sa Interior Ministry ng Kuwait, 49 ang namatay sa sunog, karamihan sa kanila mga Indian. Ayon sa ating Department of Migrant Workers, may 11 Pilipinong apektado ng sunog. 3 sa mga ito ang kumpirmadong patay, habang 2 ang kritikal at 6 ang nakaligtas. Kabilang sa mga kababayan nating nasawi, si Edwin Petras Petilla, na 7 taon nang nagtatrabaho sa Kuwait. Kinumpirma yan ng kanyang asawa na si Edlyn sa News 5. Kwento niya, nakausap pa niya ang kanyang mister bago sumiklab ang sunog. Narinig pa nga raw ni Edlyn ang mga huling sandali ng kanyang asawa nang matrap ito sa nasusunog na gusali. Naririnig ko na yung sigawan nila na hindi na sila makahinga, ganun. Mami, nahirapan ako huminga hanggang nag-down na sila na hindi ko na sila marinig. Tapos may nagsasabi na, calm down, ganun yung mga rescuer. Nung nadampot na yung asawa ko, narinig ko lang yung kalansing ng headset niya. 3 kapwa Pinoy raw ang kasama ng kanyang mister sa kanilang kwarto sa ika-6 na palapag ng gusali. 2 sa mga ito ang kritikal ngayon ng kondisyon, habang nasawi rin ang isa pa. Kwento raw kay Edlyn ng mga nakaligtas sa sunog. Sabi nga, mahirap daw talagang buksan yung fire exit kasi kailangan pang gamitan ng martilyo bago mo mabuksan yon. Nagsimula raw ang apoy sa mababang palapag ng gusali. Hindi raw agad nakalikas ang mga natutulog sa mataas na palapag, habang ang iba tumalon na raw palabas ng building para lang makatakas sa makapal na usok. Inaasikaso na ng ating mga opisyal sa DMW ang pagpapauwi sa mga labi ng mga biktimang Pinoy. Currently reaching out to the family. Ang ating labor attache at OWA and embassy are now with the forensic authorities. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, pero tinitignan na ang kapabayaan ng may-ari ng gusali. Ayon sa Deputy Prime Minister ng Kuwait, pinagsiksikan ng may-ari ng residential building ang mga migrant worker para mas malaki ang kitain. Nakahanda rin ang ating pamahalaan sa posibleng isang pangreklamo ng pamilya ng mga biktimang OFW. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.